Kumusta ka na? Tanong ni Almira. Ayos lang ako. Medyo masakit lang ang aking ulo. Sagot niya na ikinatangu ng babae. Bakit hindi sasakit ang ulo mo? Alam mo bang ginamit mo ng matindi ang iyong kapangyarihan? Padabog na tumayo si Almira at dumungaw sa bintana. Kay tamlay ng kanyang mga mata. Gusto niyang umiyak pero pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Kapag nagpakita siya ng kahinaan sa harapan ni Andoy, siguradong mas lalakas ang loob nitong makipaglaban ulit kay Ramon na pinakaayaw niyang mangyari. Hindi nakasagot si Andoy. Inalala niya ang mga bagay na labis na nakapagpagalit sa kanya kanina. Naalala niya ang ginawa ni Ramon at ang kasamaan nito. Si Ramon Almira. Masama si Ramon. Alam ko Andoy. Pero nangyari na ang dapat mangyari. At wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang lahat ng maluwag sa ating dibdib. Mahirap pero kailangan. Alam mo namang pinagkakatiwalaan kita, hindi ba? Sana naman maisip mo iyon kahit papaano. Napalunok si Andoy. Bigla siyang nakonsensya sa ginawa niyang pang-aabuso sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Almira. Kung sana naisip niyang kontrolin ang kanyang galit. Pasensya ka na, Almira. Alam kong hindi ko dapat ginawa iyon. Masyado akong naging mapagganti at hindi inisip ang mga bilin mo. Bumuntong hininga si Almira. Kalimutan na natin Andoy. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna sa inyo. Baka hinahanap ka na ng tatay mo para mapabilis ka bago ka lumabas ng aming pintuan. Isipin mo munang nasa harapan ka ng inyong bahay para mas mabilis kang makarating doon sa inyo. Wika ni Almira. Tumango si Andoy at tinitigan ang pinto. Bago ito buksan, inisip niyang nasa harapan na siya ng kanilang bahay. Nanghawakan niya ang siradora at pihitin iyon. Bumukas ang pinto. Dito namang hasi Andoy nang makita niyang bumukas na ang pinto at tumambad sa kanyang harapan ang kanilang bakuran. Ang galing, Almira! Nasa harapan na nga ako ng aming bahay. Bulalas niya na ikinatangon ni Almira. Humayo ka, Andoy. Magpapakita ulit ako sa iyo kapag kailangan kitang makausap. At sana, huwag nang mapag-abot ulit ang inyong landas ni Ramon. At kung hindi man mapigilan, huwag mo na siyang papatulan. Ayaw kong mapahama ka. Iyon lang at tuluyan ang nawala ang malaking bahay ni na Almira. Gulat nang nagpalingon-lingon si Andoy. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari iyon. Tunay ngang isang makapangyarihang nilalang ang nagligtas kina Almira. Naglakad siya papasok sa kanilang bahay. Kung saan naabutan niya sa bakuran ang kanyang nanay na abala sa pagwawalis. O Andoy, kanina pa kita hinahanap pa. Saan ka ba galing? Alam mo, malapit na akong mapikon sa inyong dalawa ng tatay mo. Talaga bang nakahanda kang sumunod sa kanyang yapak? Maging isang sugarol? Diyos ko naman, anak. Walang magandang maiidulot sa inyo mga bagay na iyan. Sana naman tumulong kayo dito sa gawaing bahay. Ako na lang palagi ang nagpapasinsya sa inyo. Tunghay nito. Kaya't yuko ang ulong humingi ng pasensya si Andoy sa kanyang nanay. Madalas naman siya nitong pangaralan. Pero ngayon lang siya nito napagalitan ng sobra. Marahil masama ang araw ng kanyang nanay. At kailangan nito ng mapagbubuntunan. Siya namang pagbungad ni Mang Mario sa bakuran kasunod si Lindo. May hawak itong manok panabong. Nasa tingin ni Andoy ay ang alagang manok ng kanyang tatay. Training mahal! Bakit mo naman kinagagalitan si Andoy? Huwag mo naman siyang masyadong ipahiya sa ating mga kapitbahay. Anak ko yan eh. Namaywang na hinarap ni Aling Trining si Mang Mario. Abay konsintidor kang lalaki ka ha. Halahugasan yung mag-ama ang mga pinggan. Kayo ang maglilinis ng bahay habang ako ay magsusugal. Akin na yung manok at kakatayin ko. Nanggigil na wika ni Aling Trining.
hanggang sa magkatinginan silang apat ni Nadindo. Ang kanilang mainit na pagtatalo ay nauwi sa pagtatawanan. Kaya kahit papaano'y gumaan ang pakaramdam ni Andoy. Buong akala niya ay tuloy na silang pahintuin ang kanyang ama sa pakikipagsabong. Umasok ang mag-asawa sa loob ng bahay at naiwan sina Andoy at Dindo sa labas. Niyaya niya ang kaibigan na maupo sa upuan sa kanilang bakuran. Saan ka ba nagpunta, Andoy? Alam mo bang may dumating na lalaki sa sabungan kanina? At galit na galit? Inahanap ka niya. At sinabing kailangan daw niyang makalaban ang tatay mo. Pagkatapos ay ang buhay mo ang ibabayad oras na matalo si Mang Mario. Sumbong ni Dindo. Kinabahan si Andoy sa sinabi ng kanyang kaibigan. Halos sumakit ang kanyang ulo sa kaisip kung sino ba ang tinutukoy nitong lalaki. Kaya naman hinarap niya ang kanyang kaibigan. Sinong lalaki, Dindo? Bakit kilala niya ako? Pagtataka niyang tanong para malinawan siya sa pag-iisip kung sino nga ba ang nasabing lalaki. Ay sinubukan niyang ipalarawan kay Dindo ang hitsura ng lalaki. Habang tumatagal ay mas lalong sumasama ang pakiramdam ni Andoy. Base sa pagkakalarawan ni Dindo, si Ramon ang kanyang naiisip na siya naghahanap sa kanya. Kabadong umalis ulit si Andoy, imbis na pumasok sa kanilang tahanan. Kailangan niyang puntahan si Ramon para makumpronta ang lalaki kung bakit pa din siya hinahanap nito. Nang makarating sila sa sugalan, namangha si Andoy nang makita ang napakaraming tao. May mga nagsisigawan at nagtatawanan. Ang ilan sa mga kalalakihan ay abala sa paghaplos ng balahibo ng kani-kanilang mga hawak na manok. Habang may naglalabasa namang sugarol na iiling-iling at mukhang malungkot, anong nangyari sa kanila? Tanong niya sa kanyang kaibigan. Sila'y mga natalo sa sabong. Nabihag ang kanilang mga manok. At sa tingin ko'y malaki ang perang natalo mula sa kanila. Sagot naman sa kanya ni Dindo. Nilibot niya ng tingin ang buong sabungan kung saan naglalaban ang mga manok. Kahit nasa malayo sila, ay natatanaw niya si Ramon na kay lapad ng ngising binibilang ang kanyang napanalunang pera. Hindi lang isa, dalawa kundi 10 manok ang natalo niya sa mga oras na iyon. Takang napatingin si Andoy sa ginagamit nitong manok. Kulay itim iyon at malaki ang tapay. May kulay dilaw na paa at kay bagsik kumakatingin sa mga kawa nito manok na tila ba nais pa nitong talunin ang iba pa. Naririnig nila sa buong paligid ang maingay na tawa dahil sa labis na tuwa ng mga tao. Sinisigaw nito ang pangalan ni Ramon habang iwinawagayway ang malaking banner kung saan nakasulat ang pangalan nito. Ramon! 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 Sigaw ng mga tao. Itinaas ni Ramon ang kanyang mga kamay at humiling ng katahimikan. Aniyay kung maaari daw ihingi muna siya ng kaunting katahimikan dahil may mahalaga siyang sasabihin. Kasabay ng kanyang pagtaas ng kamay ay ang pagtahimik ng mga tao. Lahat ay nakahandang makinig sa kanyang sasabihin. Kung sino man ang nakakakilala kay Mario, gusto ko siyang hamunin sa labanan ng aming magagaling na manok. Tatalunin ko siya kasunod ng anak niyang bugok na walang ibang ginawa kundi agawin ang kasintahan kong si Almira na matagal nang patay. Kung naririnig mo ako, Andoy, umanda ka. Ilalampaso kita. Pagkatapos kong ingudgod dito sa sabungan ang tatay mo, maangas nitong wika. Natapik din do ang balikat ni Andoy nang mapansin niyang tila naging balisa ang kaibigan. Nangangalit ang mga bagang na ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang kapal ng mukha niyang hamunin ang aking tatay sa labanan. Nababaliw ba siya? Hindi na tama itong ginagawa niya. Asik ni Andoy. Pero bigla niyang naalala si Almira. Bababa na sana si Andoy sa arena. Kung hindi nga lang niya napansin ang kanyang ama, napapasok na din sa loob ng sabungan. At kagaya ng dati, may karga itong manok sa kaliwang braso. Matapang ang kanyang dating
at alam niyang hindi basta susuko sa isang laban. Kalmado lamang ang kanyang ama, ngunit may determinasyong siyang nakikita sa mga mata nito. Sa tingin mo ba ay matatalo mo ako, binata? Mukhang hindi ka pa sanay sa sabungan. Ang alam mo lang ay mandaya para lang manalo. Wika ni Mang Mario, dahilan para mamula sa pagkapahiya si Ramon. Hoy, tanda! Huwag ka basta mambibintang. Wala kang ebidensya na talagang ginagawa ko iyan. Pabalang ng wika ni Ramon sa ama ni Andoy. Tumawa lang si Mang Mario at inihanda ang kanyang manok. Ako'y hindi mahilig magyabang, iho. Matanda na ako para sa bulaklaking salita. Bakit hindi na lang natin ang mga manok ang magpatuloy ng batuhan ng mga palo para malaman kung sino nga ba talaga ang mas magaling? Aniya at inilapag ang manok sa arena. Ginaya ni Ramon ang ginawa ng matanda at lingid sa kalaman ng lahat. Ginamit na naman ni Ramon ang kanyang agimat na mula sa kaliskis ng ahas. Lihim niya itong iniangat sa hangin, dahilan para maglabas ito ng nakakalasong alikabok na kay bilis namang dumapo sa manok panabong ng ama ni Andoy. Natawa si Mang Mario dahil nakita niya ang ginawa ni Ramon. Hindi ito nakaligtas sa kanyang paningin, pero nanatili siyang kampante dahil alam niyang kayang ipagtanggol ng kanyang manok ang sarili nito. Hindi yata alam ni Ramon na isang antingero si Mang Mario at tumanda na sa kasusugal, kaya nang pumalo ang kapwa nila manok sa isa't isa, ay gayon na lang ang pagkasindak ni Ramon nang makita ang kanyang manok na mabilis pa sa alas 4 tumilapon sa malayo matapos itong atakihin ng manok ni Mang Mario. Gigil na naikuyom ni Ramon ang kanyang palad. Napahiya ito sa harap ng maraming tao. Ilang beses pa lang na tinamaan ang kanyang manok, pero patay na kagad ito.